kwentong punong-puno ng kilig, inspirasyon, at aral. Inyong matutunghayan sa Zekis TV. Sinara muna ni Zoren ang pinto bago binalingan ang kanyang galit na girlfriend. How exquisitely beautiful she looked in that glorious pink dress. Beautiful and desirable. Hindi sa sexy ang damit. Walang provocative na cleavage na nakalabas at lampastuhod ang hemline. Pero wala pang babaeng naka-turn on sa kanya ng ganun, maliban kay Rika, nang walang kahirap-hirap. Ang kailangan lang nitong gawin ay makasama siya sa iisang silid para mawala siya sa katinuan. Hindi natuloy alam ni Zoren de Guzman kung kaya pa niyang ituloy ang planong sinimula niya kamakailan. Iyong ipinapakita niya rito na wala siyang awa. Mas madaling kalimutan na lang iyon. Walang humpay na humingi ng pasensya rito dahil sa kanyang pagiging late at sundin ang idinidikta ng kanyang katawan, ang angkinin nito sa buong magdamag. Masyadong makapangyarihan ang tukso, ngunit makapangyarihan din ang kanyang konsensya. At sa totoo lang, ay matagal-tagal na rin siyang binabagabag niyon. Salamat sa tiyahin nitong si Apple na ipinaramdam sa kanya kung gaano siya kasamang lalaki. Pero kung tutuusin, umpisa pa lang ay alam niyang mali na maging karelasyon niya ang isang babaeng katulad ni Rika. Masyado itong bata, napakalambing, napakasensitibo at inosente. Pero hindi niya nagawang mapigilan ang sarili na gustuhin ito. The chemistry between them had been electric. Magmula pa nung unang beses na nagtama ang kanilang mga paningin. Sinabi niya sa sarili niya noon na isang gabi lang. Gusto lang niyang malaman kung ano ang pakiramdam na maangkin ang tulad nitong wholesome. Ang isang dalaga na nagbablush kapag tinitingnan ng matagal. Ang isang dalaga na nakaramdam ng matinding ataksyon para sa kanya na nagtulak dito para mag-resign sa trabaho. Nalaman naman niya kung ano ang pakiramdam ng maangkin ito. Pagsapit ng umaga ay hindi na niya nagawang pakawalan ito. Pero dumating na ang panahon para gawin niya iyon. Time to be cruel, to be kind. Please, huwag mo akong talakan na para bang asawa kita, Rika. Malambing na sabi niya habang tinatawid ang distansya patungo sa built-in bar na nasa isang sulok. Nag-text ako na malilate ako, diba? Aniya rito pagkatapos niyang makapili ng baso na lalagyan niya ng whiskey. For pity's sake, woman, don't nag. Sa palagay ko, hindi naman naging ang magdemand ng politeness. Sagot nito sa maliit na tinig. Hindi niya napigilan ang sarili na lingunin ito na agad din naman niyang pinagsisihan. Nakita kasi niya ang kulungkutan sa mga mata nito. Nasaktan ito dahil sa malamig niyang pakikitunga. Hell on earth, hindi niya yata ito magagawang iwan. Hindi ngayong gabi, napahugot siya ng malalim na hininga. Tama ka, aniya sa mas malumanay na tinig. Sorry sweetheart, medyo pagod ako. Ang dami ko kasing inayos na problema sa isa sa mga building contractor. Siya ang kasama ko all this time. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay nagpunta siya sa isang bar at mag-isang uminom ng whiskey para magpatay ng oras hanggang sa late na late na siya. Pwede bang mag-shower muna ako at magpalit ng damit habang inaayos mo ang hapag? Mukahin niya. Hindi pa naman nasira ang hapunan, diba? Pwede pa naman. Naging mabilis ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Mula sa malungkot na hitsura ay naging masaya ito dahil sa simpleng bagay na sinabi niya. Muling sinurot ng konsensya si Zoren. Paano pa niya maiaalis ang sarili sa sitwasyon na iyon? Mahal ka niya. Hindi mo ba iyon nakikita?
Hindi iyon ang unang pagkakataon na pumasok sa isip ni Zoren ang realisasyon na iyon. Noong araw na iyon na nag-bungee jumping siya halimbawa, noong nagkaroon ng pagkakamali sa lubid na muntik na niyang ikadisgrasya, nakapinta sa mukha ni Rika ang matinding pag-aalala sa kanya at pagmamahal sa kanya. Nanginginig ito sa takot at relief nang iangat siya ng walang pinsala. Sa malas, ang paraan ng pagmamahal ni Rika sa kanya, sweet and sincere, ay kasing makapangyarihan ng pinaka-addictive na droga at hindi iyon madaling talikuran. Mahirap. Hindi niya magagawang hiwalayan ito sa gabing iyon. Lalo pa at alam niyang nararamdaman niya na nais ni Rika na magniig sila pagkatapos ng kanilang hapunan at pinahihina niyon ang kagustuhan niyang tapusin na ang kanilang relasyon. Naisip niya na siguro ay panahon na para sabihin niya kay Rika ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sa gayon ay maigigiit niya rito na wala itong kinabukasan sa piling niya. Magagawa ba iyon? Dapat ba niyang gawin iyon? Sa malas, kung ipapaalam niya rito ang problema niya, ay hindi pa rin siya nito iiwan. Kung mayroon man siyang natutuhan tungkol kay Rika sa nakaraang 10 buwan na nakasama niya ito, sa isang bubong ay isa itong compassionate at passionate na klase ng tao. Hindi nito na itatago ang kalungkutan kapag nakakapanood ito ng mga patalastas tungkol sa mga batang nagugutom at gumagaan lamang ang pakiramdam nito kapag nangako na siya na magbibigay siya ng regular donations sa mga charity na nangangailangan ng tulong. Nakaugalian na ni Soren na maglagay ng box ng tissue sa malapit para mapunas sa mga luha nito. Siguro kapag nalaman nito ang katotohanan tungkol sa kanya, ay tatakbo ito, hindi palayo, kundi diretso sa mga bisig niya. It was a risk. Zoren decided he could not take. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para tapusin na ang relasyon nila. Sa iyo ba ang basong iyon ng alak? Tumango siya sa direksyon ng isang baso na halos puno pa ng wine katabi ng isang box ng tissue na nasa side table. Oo, uminom ako kanina habang hinihintay kitang dumating. Huhulaan ko, Novilino iyang wine na iyan. Humiti ito sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ang baso. Kilala mo talaga ako. Tama, nasa isip niya habang nilalagyan ng yelo ang baso ng whiskey. Kilala kita, kaya alam kong hindi ako ang lalaking nararapat sa iyo. Ang kailangan mo ay lalaking napapakasalan ka, bibigyan ka ng mga anak, at makakasama mo hanggang sa pagtanda. Hindi ko magagawa alinman sa mga iyon. He'd always been a realist at ang katotohanan ng kanyang buhay ay wala na siyang maibibigay para kay Rika, tulad ng nauna niyang ipinangako. At saka hindi naman ito natalo kahit sa maiksing panahon nang nagsama sila. Nakapagbiyahe ito kung saan saan. Maraming bagong natutuhan tungkol sa mundo. Marami itong nakasalamuhang mga matutumpay na tao sa mundo. Nadamitan ng mga pinaka-fashionable na designer ng mundo. Nagstay sa luxurious resorts at hotel. Maraming babae ang naiinggit sa mga naranasan ni Rika sa nakalipas sa 10 buwan. Ang problema nga lang ay hindi ganong klaseng babae si Rika. Alam niyang wala itong pakialam sa mga bagay na naranasan nito sa piling niya dahil ang tangi nitong pangarap ay maikasal sa kanya. Hindi sa sinabi nito iyon sa kanya kahit minsan. Sinabi iyon sa kanya ng Auntie Apple nito noong isama siya ni Rika sa isang barbecue party ng pamilya sa Batangas. Natatandaan pa niya ang eksaktong linya ng matandang babae. Alam mo ba, pasinghal na sabi ni Apple sa kanya nang iwan sila ni Rika para gumamit ng banyo.
na halos engaged na si Rika nang makilala kaniya sa isang napakabait na lalaki na may ibibigay sa kanya ang bagay na maliit pa lang ay pangarap na niya na makamtan, ang magkaroon ng mabuting asawa at pamilya na matatawag niyang kanya. Dalawang bagay na hindi mo maibibigay sa kanya, Zoren de Guzman. Nahinuha niya na marami pa itong sama ng loob na isisiwalat sa kanya. Ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ang lahat ng niloloob nito. Mahiya ka naman, sambit nito sa kanya sa pigil na tinig habang naglalakad si Rika pabalik sa kinaroroonan nila. Tatlong buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang maiksing usapan na iyon. Hindi sinabi ni Zoren kay Rika ang sinabi sa kanya ng tiyahin ito. Hindi rin naman niya ito tinatanong tungkol sa lalaking muntik na sana nitong pakasalan. Hindi rin naman niya dinidibdib ang sinabi ni Apol. Sa halip ay nagpakasaya siya sa piling ni Rika at sinabi niya sa sarili na hindi naman niya ito pinilit na iwan ang lalaking iyon. Wala siyang bagay na pilit ipinagawa kay Rika. She had free will, didn't she? Gusto rin itong makasama siya. Pero unti-unti ay bumabangon uli ang hiya sa mga ginawa niya. Ganon din ang kanyang konsensya na pilit niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na darating siya sa puntong makakaramdam siya ng matinding galit sa sarili dahil sa ginawa niya rito. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, hihiwalayan niya ito sa mabilis at malinis na paraan. Pero hindi iyon mangyayari ngayong gabi. Dahil kanina ay ni-imagine niya kung ano ang tsura nito na yumuyuko at kinukuha ang baso nito ng alak ng walang damit. 15 minutes pa bago maging ready ang dinner, hanito. Hindi pa ako nakakapagsaing. Ano ba ang kakainin natin? Beef steak. Gusto ko kasing plain lang para maiba naman. Nagising ang kalamnan niya nang mapatingin siya sa dibdib nito at makita ang nipples nito na nakabakat sa suot nitong pink silk. Tulad niya, frustrated din ito sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Naiintindihan niya iyon dahil walang namigitan sa kanila sa nakalipas na linggo. Iyon na yata ang pinakamatagal na panahon na pinigilan niya ang sarili na hawakan ito mula nang magsama sila. Napakahirap, pero meron siyang misyon na dapat isakatuparan. Kailangan itong magalit sa kanya. Pero biglang nagbago ang isip niya, at least sa mga sandaling iyon. Hindi na niya kayang paglabanan ang nararamdaman niya. Various erotic scenarios filled his mind. At hindi na niya kakayanin na matapos ang hapunan bago niya iyon maisakatuparan. Walang kinalaman sa pagkain ang gutom na nararamdaman niya. It was primal and sexual and urgent. Nagbago ang isip ko, biglang sabi niya. Tungkol sa pagkain, halatang nalito ito. Hindi mo na gustong kumain? Hindi pa. Dahil mas gusto ko munang panoorin ka habang tinatanggal mo ang damit mo. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Ano? Naintindihan ni Zoren kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon nito. Kahit kailan ay hindi niya ito inutusan na maghubad ito ng damit para sa kanya. Narinig mo ang sinabi ko, matatag niyang utos. Pero... Sige na Rika, wala ka namang dapat ikahiya dahil napakaganda naman ng katawan mo. Kailangan mo ba ng tulong? Ganun ba?